Hello, magandang umaga mahal ko mga kaibigan. Tayo'y patuloy na mag-aaral at ang ating paksa ngayong umaga mahal ko mga kaibigan ay walang iba kundi Person of Integrity Part 3. Part 3 na po tayo, tapos na po natin ang Part 1, Part 2, and tayo ngayon ay Part 3. Mahal ko mga kaibigan, may anim na hakbang o steps patungo sa isang sa kalagayan na ikaw ay matatawag na a person of integrity. Alam niyo mahal kong mga kaibigan, hindi basta-basta matawag ka ng person of integrity kung wala itong anim na babanggitin ko sa inyo at wala ito sa inyo. Kailangan nasa sa inyo itong anim na steps para sa gayon ay kayo ay matawag na person of integrity. Dapat malaman mo ito, kaibigan, para sa gayon ay tayo ay hindi matawag na taong walang integridad. Ang una, mahal kong mga kaibigan, na step para matawag kang a person of integrity ay wala iba kundi keeping your promises. Alam niyo, mahal kong mga kaibigan, baka sabihin ninyo, Pastor, hindi naman big deal yung sasabihin yung keeping your promises. Yeah, masasabi mong hindi big deal ito, mahal kong kaibigan. Marahil sabihin nung hindi big deal. Pero sa harap ng Diyos, sasabihin ko sa inyo, this is a big deal. Mahal kong kaibigan, ang mga taong may integridad ay marunong tumupad sa usapan. Ang binitiwan niyang salita ay hindi niya babaliwalain. Kaya kaibigan, kung ikaw ay nagnanais na maging person of integrity, ay dapat ay marunong kang tumupad sa iyong pangako. Okay? Ako ay humahanga at sumasaludo sa mga taong mayroong integridad na marunong siyang magtupad sa kanyang pangako. Halimbawa, ang iyong pangako ay darating ako sa Lunes, alas 10 ng umaga doon sa ating tagpuan. Dapat tuparin mo yun. Halimbawa, sinabi mong babayaran kita sa katapusan. Dapat tuparin mo yun kung ikaw ay may integridad. Sagot ko ang pamasahe mo o di kay siswilduan kita ng 400 a day, o di kaya pakakasalan kita at hindi kita lulukuin, dapat ay tuparin mo yon kung ikaw ay may integridad na tao. Sasabihin mo, hindi ako mula ngayon, hindi na ako maglalasing, hindi na ako maninigarilyo, ay dapat tuparin mo yon sapagkat ikaw ay may integridad na tao. O di kaya hindi ko na aawayin ang aking asawa, hindi ko na mumurahin, dapat tuparin mo yan sapagkat nagnanais ka na maging taong may integridad. Subalit kung wala kang balak na ikaw ay tawaging may integridad na tao, ay marahil ay pwede mong ipagpatuloy dahil yan ang gusto mo eh. Pero kung ang gusto mo ay mangyari ang kalooban ng Panginoon, tutuparin mo ang sinasabi ng Banal na Kasulatan. Gusto mong mabasa? Okay, basahin natin ang Banal na Kasulatan sa Proverbs chapter 25 verse 14. Okay? Basahin natin ang sinabi dito. People who promise things that they never give are like clouds and winds that bring no rain. Aba, matindi po itong sinabi ng Banal na Kasulatan. Ang mga taong nangangako na sila ay magbibigay. Okay? Subalit hindi naman tinupad ay sila'y tulad sa isang alapaap o hangin na walang dalang ulan. Oh, matindi ito. Yan ang mga taong walang integridad, walang isang salita. Okay? So, mahal kong mga kaibigan, kung gusto nating tayo ay tawaging may integridad, ay dapat marunong tayong tumupad sa ating sinasabi. Alam nyo, ang aking eldest brother, si Pastor Howard Faegao, noong nag-aaral pa po yan sa West Visayan Academy, nagkataon na bago siya mag-graduate sa high school, namatay ang aming pinakamamahal na tatay. At kami maliliit pa noon. Umuwi siya dahil makikilibing sa aming mahal na tatay. At noong siya'y bumalik, bago siya bumalik ay kinausap kami magkakapatid, kinausap na si nanay. At ang kanyang sinabi, hindi ako babalik na walang corona. Okay? Hindi ako babalik na walang corona. Hindi nung una, hindi ko maintindihan yon kung anong ibig sabihin ng corona. Alam ko corona ay sa mga hari at mga reyna o di kaya sa hari. Ang ibig palang sabihin niya, hindi siya uuwi ng bahay sa amin sa Bantun Romblon na hindi siya nakatapos at hindi siya nakagraduate
at dapat may dala siyang diploma. Alam niyo, mahal kong mga kaibigan, tinupad ng aking kapatid ang kanyang sinabi. Tuwan-tuwa ako at siya ang naging inspirasyon ko. Siya ang naging inspirasyon ko para ako rin ay magpatuloy sa pag-aaral dahil ako ang pangalawa. Kaya ngayon, nasasabi ko tuloy ang sinabi niya na ang sabi niya, hindi ako uwi na walang corona. Kaibigan, may integridad ang aking mahal na kapatid. Saludo ko sa kanya at siya ang naging inspirasyon ko habang ako po ay nag-aaral. Si MacArthur, kilala naman po ninyo. Si General MacArthur, bago umalis siya sa Pilipinas noong tayo'y girahin ng Hapon, ang binitiwang salita ni MacArthur ay natandaan po ba niyo? Ang sabi niya ay, I shall return. Tinupad po ba niya? Yes, tinupad. Naghanda siya, nagpunta siya sa Australia, nag-ipon siya ng pwersa at nag-ipon siya ng maraming mga sundalo at mga armas at bumalik sa Pilipinas upang i-liberate ang Pilipinas. Nagbalik siya at napalaya ang bansang Pilipinas. Kaya mayroon na tayong independence ngayon, mahal kong mga kaibigan, sapagkat tayo ay pinalaya ng mga Amerikano at sundalong Pilipino. Nagtulong-tulong po sila, kaya tayo ngayon ay liberated na. Ang pangalawa, kung gusto mo matawag kang a person of integrity, ay dapat marunong kang magbayad ng iyong mga utang. Nasa Biblia yan, Pastor? Yes, nasa Biblia. Baka sabihin niyo, haka-haka lang ni Pastor Prego. Hindi. Mahal kong kaibigan, sasabihin ko sa inyo, ang hindi marunong magbayad sa utang ay hindi karapat-dapat sa Diyos. Tindan mo na. Baka sabihin niyo, Pastor, maliit lang na bagay yan. Yes, maliit lang. Utang, hindi ba mga bayarin? Maliit lang. Pero kung ikaw ay walang integridad, okay lang yon. Pero pag may integridad ka na tao, dapat marunong magbayad ng mga pagkakautang mo. Okay? Mga bayarin mo, tulad ng kuryente, tubig, telepono, at iba pa. Lalo tigit kung may mga hulugan ka, motor, kotse, o anumang hulugan, bayaran mo yan kung gusto mong ikaw ay manatiling may integridad ang iyong pagkatao. Hindi marunong bumayad ang mga taong walang integridad. Pasensya na tayo. Kasi ito ay mga taong hindi nila tinutupad yung kanilang binitiwan o pinirmahan. So ang sabi sa Psalms 37 verse 21, pakinggan niyo mabuti, mahal kong kaibigan. Nasa Biblia ba ito? Ang sabi dito, the wicked borrow and never pay back. Okay? Ang masasama, nangungutang at hindi marunong bumayad. Aba, ay masamang tao pala ang hindi magbayad kapag siya'y nangutang. Sa Tagalog, basahin po natin. Ang sabi dito, ang masama ay humihiram. Okay? Tandaan yung salita. Humihiram at hindi bumabayad. Ngunit ang matuwid ay nahahabag at nagbabayad o nagbibigay. Mahal kong kaibigan, nasa Biblia po yan. Kaya isa sa sinyalis na ikaw ay may integridad na tao ay marunong kang bumayad sa iyong mga bayarin. Okay? Kung kayo ay may mga bayarin, sikapin na ninyong mabayaran o huwag ninyong kalimutan sapagkat lalabas na tayo'y walang integridad. Ang pangatlo, para tayo tawaging a person of integrity ay hindi dapat tayo chismosa. Okay? Tandaan nyo, hindi dapat tayo nagdadala ng mga fake news. Hindi dapat tayo nagmamaritis sapagkat kung tayo ay nagmamaritis, ay tayo po ay nawawala ng integridad. Kaya yung mga chismosa at mga chismoso, pasensya lang po, nasa Biblia po yan, na kayo ay walang integridad kapag patuloy tayong nagdadala at nagkakalat, lalo tigit, kinakalat pa natin sa media na hindi natin alam ang original source ng balita. Nakikisawsaw lang tayo, tayo pa ang mas maraming ipinost para lang sirain yung isang tao. Yan ay patunay na ikaw ay walang integridad, kaibigan ko. Pasensya lamang, pero I'm speaking straightforward para malaman po natin ang tunay na taong may integridad. Okay? At kahit ang Diyos ay hindi natutuwa, mahal kong kaibigan, sa taong mga nagkakalat ng mga chismis. Okay? Ating basahin ang sinabi ng Bangsatan sa Proverbs 11 verse 13. Ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po natin. Don't listen to that stuff because a gossip, okay, chismosa, cannot be trusted with secret. Ang mga chismosa ay hindi mapagkatiwalaan ng mga sekreto. But someone of integrity, ang isang taong may integridad, won't violate a confidence. Hindi sisirain ang kumpiyansa.
Mahal kong kaibigan, kung tayo'y nagbabiolate ng kumpiyansa, wala tayong integridad. Kung tayo po ay nagkakalat ng mga gossip, mga fake news, at nagkakalat ng mga kung ano-ano, ay tayo po'y lumalabas na walang integridad, yan po ay nasa Biblia. Okay, ang pang-apat, mahal kong kaibigan, ang pang-apat para tayo'y tawaging a person of integrity ay wala iba kundi hindi nagnanakaw. Okay, hindi ninanakaw, lalo't higit ang para sa Diyos. Alam niyo, mahal kong mga kaibigan, ang Panginoon mismo ay mayroong very specific instructions sa atin. Ang sabi doon, dali ninyo sa aking kamalig ang 10 bahagi, ang 10% of your income. Okay? Ano nga? 10%. Hindi 5%. 10% ang sinasabi ng Panginoon. Okay? Subalit ang tao ay binabawasan pa, ninanakaw pa, hinihiram pa yung para sa Panginoon. Ay ang Panginoon ay nangangailangan din para lumaganap ang kanyang gawain dito sa mundo at para makarating na siya dito sa lupa kapag ready na tayo at tayo ay dalhin doon sa langit. Ang problema, nadidelayed ang gawain kapag tayo ay hindi tapat, kapag tayo ay magnanakaw sa harap ng Diyos. Sa Malakay chapter 3, verse 8 and 10, ano po ang sabi dito? Ninanakawan ba ng tao ang Diyos? Yan ang tanong. Ninanakawan ba ng tao ang Diyos? Oo, ang sabi ito, ninanakawan niyo ako, ang sabi ng Panginoon. Sa ano ka namin ninanakawan? Ang sagot, sa mga ikapo at sa mga handog. So, tayo'y magnanakaw ng mga ikapo at mga handog na para sa Panginoon kapag hindi natin isinauli ito sa Panginoon. Mahal kong kaibigan, ang taong may integridad, marunong sumunod sa instruction ng Panginoon, hindi lalabas na magnanakaw. Okay, sabihin natin, huwag na tayo doon sa ikapo at mga handog. Sa ibang bagay, ikaw ba'y nakapagnanakaw sa gobyerno? Ikaw ba ay nangungurakot ng pera sa kabangyaman ng ating bayan? Ikaw rin ay taong walang integridad. Kung ikaw ay politiko, subalit wala ka nang ginawa kundi mag-isip kung paano makakurakot at maka-take advantage dahil maraming pera, maraming buwis na binibigay ng mga tao, lalo tigit yung mahirap, ay nagbibigay na ikapo, tapos kukurakutin mo, ninanakaw mo, ikaw ang taong wala talagang integridad. Malaki ang pananagutan mo sapagkat ang pasan-pasan mo ay napakalaking responsibilidad, subalit ikaw pa ang nagnanakaw. Kaibigan, tigilan mo na yan. Nakikiusap ako sa iyo. Para manatili ang iyong integridad sa harap ng tao at sa harap ng Diyos, para ang reputasyon mo ay magiging mabango sa harap ng Diyos at mga tao, huwag ka nang magnakaw. Ibigay mo ang para sa Panginoon, ibigay mo ang para sa tao. Total, may syuldo ka naman. May per diem ka pa, may allowance ka pa. Ang dami mong benefits na nakawin mo pa ang pera ng kabangyaman, mahirap na. Kaibigan, gusto kitang makapiling doon sa langit na bayan. Gusto kitang makasama sa harap ng ating Panginoon. Okay? Kaya tigilan natin yon. Ang panglima, ginagawa ang kanyang makakaya para sa Diyos, para sa bayan, para sa pamilya. Yan ang taong may integridad, hindi irresponsible. Ang daming mga taong irresponsible sa kanilang tungkulin sa Diyos, tungkulin sa bayan, tungkulin sa pamilya. Kaya't itong mga taong ito ay binansagan ng Biblia ng mga walang integridad. Alam mo, yung salitang integridad ay pangkabuang pagkatao mo. Hindi lamang isang bagay ay ikaw ay maganda ang ginagawa mo doon, maganda rin dito. Hindi, ito ay total person. Yung pagkatao, dapat ay nakikita sa iyo ang integridad. Mahal kong kaibigan, dahil mahal ka ng Diyos, ayaw ng Panginoong mapahama ka pagdating ng araw. Ayaw ng Panginoong pagdating ng araw ay ikaw ay sa impyerno pupulutin. Gusto ng Panginoong sa ngayon pa lamang, habang naririnig mo aking mensahe, ay magdili-dili ka na at magpasya ka na tanggapin ang panyaya ng Panginoon. Gusto kong kita'y makapiling doon sa langit na bayan, kaibigan. Malapit nang darating ang ating mahal na Panginoon upang kunin ang kanyang mga tapat na katiwala. May mga taong may integridad na mga tao na magmamana ng karya ng langit. Mahirap magmana ng karya ng Diyos ang taong walang integridad. Kaya nga, ipinapakiusap ng Biblia na tayo'y magkaroon ng integridad. Ganito ang sinabi sa ni Apostol Pablo sa Colossians 3:23. Anuman ang iyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso.
na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Okay? Anuman ang iyong ginawa, okay? Gawin mo ng iyong buong puso. Gusto kong ganun din ang mga politiko natin. Yung nanunungkulan, gawin natin ang the best para sa bayan. Makikita niyo ang support ng bayan. Makikita mo ang pag-support ng buong bayan dahil ginagawa mo rin ang pinakamabuti sa bayan. Nagkakaroon ng symbiotic relationship. Kaibigan, panahon na para tayo magkatulong-tulong, para tayo po ay maging person of integrity. Ang pang-anim, mahal kong kaibigan, ang panghuli ay pagiging tunay na siya. Okay? Yung ating original. Hindi tayo nagpa-plastic. Ayaw ng Panginoong plastic. Nagpapakitang tao tayo, subalit ang totoo, hindi naman tayo ganun. Nagpapanggap tayong mayaman, wala naman tayong ipagmamalaki. Nagpapanggap tayong may alam, hindi naman natin alam. Kumbaga, sa likod ng katotohanan ay hindi tayo ganun. Hindi tayo. Kundi nagmamalat kayo tayo. Nagtatawag nito ay nagkakaroon tayo ng plastic na appearance sa publiko at sa mga tao. Hindi tayo yung real. Okay? Dapat ang gusto ng Panginoon, kung ano ang pagkalikha ng Panginoon sa akin, dapat yun ang ipakita natin sa tao. Hindi tayo nagbabalat kayo. Hindi tayo nagdadalawang mukha. Alam mo, yung isa na mukha, gwapo, ang isa pangit. Hindi naman ganun. Ang ibig sabihin ay, dalawang mukha ay marami kang tinatawag na ipinapakita sa tao. Pagdasimbahan ka, napakaamo. Pagdating doon sa trabaho mo, ang swapang-swapang, ang sungit-sungit. Hindi ganon. Kung ano kakabait sa harap ng Diyos, sa harap ng church, paglabas mo, dapat dalhin mo rin yung pagiging maamo, pagiging makadiyos, pagiging mabait na tao para kaawaan ka ng Diyos at ikaw ay tawaging a person of integrity. Huwag tayo magkukunwari. Hindi katanggap-tanggap sa Diyos ang nagkukunwari, mahal kong mga kaibigan. Sabi ni Apostol Pablo, 2 Corinthians chapter 4, verse 2, bagkus tinatanggihan namin ang mga kahihiyang bagay na nangatatago. Tinatanggihan namin. Pag sumisibol yung tinatawag nating weakness natin o lumang pagkatao, noong tayo noon, noong nagpa-plastic-plastic, pag sumisibol yan, tinatanggihan ni Apostol Pablo sapagkat siya ngayon ay bagong nilalang kay Kristo. Ganun din tayo. Dapat tanggapin natin ang katotohanan ng tayo ay bagong nilalang kay Kristo. Iwasan na natin lahat yon. Yung pagkukunari, pagpa-plastic-plastikan, nagdadalong mukha tayo upang tayo ay tawaging person of integrity sa harap ng Diyos at sa harap ng tao. God bless you, mahal kong mga kaibigan. God bless you. Bye-bye.